Alam naman natin na isang marangal na trabaho ang pangangalakal o pambobote. Pero itinuturing na ito na isa sa pinakamababa na trabaho dahil sa hirap pero mababang kita dito. Ikinagulat ng marami nang kumalat ang video na nangangalakal na ang sikat na aktor noon. Sino nga ba ang dating host actor na ito na pinasok na rin ang ganitong trabaho ngayon? Hindi nakala ng marami na mula sa pagiging isang sikat na dubber cad ay pinasok nito ang isa sa mahirap at mababang trabaho ngayon. Hindi naman lingid sa publiko na marami ang nawalang dubber cads host sa Itbulaga noong pandemya, katulad ni na Anjo Eliana na lumipat na ng ibang show at si Ruby Rodriguez naman ay masaya nang nagtatrabaho sa ibang bansa. At maging ang komedyanteng aktor na si Jimmy Santos ay hindi na natin napanood simula nung bumalik ang Noontime Show hanggang ngayon. Kamakailan nga lang nang mag-viral ang komedyante dahil sa trabahong ginawa nito. Matatandaan na iba't ibang trabaho na rin ang sinubukan nito kahit nung nasa Pinas pa ang batikang aktor at komedyante dahil sa kabila ng edad ngayon ni Jimmy na 71 years old ay hindi pa rin ito tumitigil sa mga nais niya pang gawin sa buhay. Nasubukan na niya ang mag-car wash, dati na rin nag-trending ang pagbabarker niya sa mga pampublikong sasakyan. Viral din ang trabahong sinubukan niya katulad ng pagiging cook, gumawa ng uling at maging fish vendor. Kahit may edad na ay naging pa rin si Jimmy sa ganung trabaho. Makikita nga sa intro ng video ni Jimmy Santos ay malungkot ito dahil tila ipinakikita doon kung ano na ang buhay niya ngayon sa Canada. Habang nagsasalansa ng mga plastic na bote at mga lata, lumalabas na mahirap na ang buhay doon ni Jimmy. Ipinakita ng aktor kung paano at magkano ang kinikita ng mga nangangalakal o nagbibenta ng bote at lata. Makikita rin sa video ang pagdadala ni Jimmy ng kanyang kalakal sa junk shop sa Canada. At mula sa ibinibenta niya isang malaking plastic ng mga bote at lata ay kumita siya ng 15 Canadian dollars na umabot sa halos 700 pesos. At dahil doon ay lalo niya daw na-appreciate ang mga taong ganun ng trabaho dahil sa hirap. Ika nga niya, kapag mahal mo ang trabaho, pinagbubutihan mo. Lahat po ng ating ginagawa ay dapat masaya tayo.